Alright. Good morning, guys. Welcome sa aking panibagong vlog. Today is Tuesday. Medyo makulimlim ang kalangitan, makapalang ulap. So sana hindi tayo abutan ng ulan. Alright. Ay, dadaan pa lang ako dito sa aking ano. Sa aking kaibigan. Hatid ko lang itong ano, tools. Kasi maglilinis siya ng kanyang panggilid. Eh hindi daw umuobra yung kanyang gamit, kaya papahiram natin itong ating tools. Alright. So nandito tayo ngayon sa loob ng subdivision nila. Ayan. Dadaan ko lang naman to, then diretso na tayo ng trabaho. So Tagaytay Road tayo, mga boss. Grabe, kapal ng ano, ulap. Ang kapal ng ulap kahit siya ang kalumingon. Parang yan yung ulap nung ano eh, nung bagyong Paeng. Pero dito banda sa may papuntang norte eh maliwanag naman. Pero dito papuntang Tagaytay, ito saan tayo pupunta mamaya, eh makapal ang ulap. So sana hindi siya ulan. Grabe, ang lalaki ng humps dito. So andito na tayo. Okay, buhi na lang tayo dito. Diyan kaya siya. Nako, hindi pa tayo marinig. Yan na, lumabas na. Dapat ko yung tools. Ano? Hindi kaya? Hindi kaya po. Matigas? Matigas? Ano bang ginagamit mo? Yung 24 ko. Galamit yun. Eh, nadulas talaga. Dudulas yun. Yan, pakapitin mong maigi yan. Dito ang palo. Ano ba yun, di ba? Dito ang palo. Yan, yung ginagamit ko. Pakapitin mong maigi. Haga mo. Ano ako? Saan ka ngayon? Santa Rosa? Okay. Okay, salamat. Ano yan? Lilinisin mong CBT? Oo, tapos na. Ano, linis na? Ayun, na ang torque na lang, hindi ko matanggal. Nakabit ko na yun. Nagpalit ng crank. Crankcase? Oo, yung Novo. Ah. Okay. Siyempre. Oo. Grabe yung hump dito. Ang tataas. Ang dami oh. Pansin nyo yun. Kada ano, every 50 meters may humps. Oh, ito. Oh. Humps. Talagang ang tindi dito. Every 100 meters pala. Ayan oh. 100 meters may humps. Grabe. At yun nga mga boss, magandang umaga muli sa inyong lahat. Siyempre bago tayo magpatuloy sa ating biyahe ngayong araw, ngayong umaga, araw na Martes. Time check 8:33. So masyado umaga tayo ngayon, kaya takbong pogi lang muna tayo. Hindi tayo nagmamadali. Alright, so gusto ko lang magpasalamat siyempre sa ating mga viewers. Maraming maraming salamat sa ating mga subscribers. At kung bago ka lang, paulit-ulit ko na sinasabi, bago kung bago ka lang sa channel na to at napadaan ka lang, please subscribe, like, share, and comment. And don't forget to click the notification bell button para updated kayo sa ating mga
videos na i-upload. Alright? So, yung mga nakapanood ng part 2 ng ating pinamagatang bentahan ng aliw. So, guys, abangan nyo yung part 3. So, may gagawin akong video na mas malinaw. So, gagawa ko ng paraan para makuha ng kasalina ng mas maayos na buha, no? So, paano yung discovery nila na ginagawa? Kasi guys, nalaman ko rin, hindi lang pala mga babae yung nambubugo sa lugar na yon, no? Mayroon din palang mga lalaki na may mga hawa. Kung baga tawag nila dun sa mga yon ay mga handler. So, yung mga babae na binubugo nila, hindi pala talaga nila na, hindi talaga makikita, no? Hindi sila nakadisplay kapag minordidad. So, tama yung sinasabi nung isang bugo na nakausap natin, yung part 2, na hindi pwedeng ipakita yun kasi nga delikado sa mga pulis. Dahil kung sila nga daw na mga matatanda na, pinahanting ka ng pulis. So, ganun pala talaga. Kaya ang gusto niya, kapag ka kukuha ka ng babae dun sa lugar na yon, ibibigay sa'yo, then alis na kaagad. So, ganun pala yung discarte nila. Alright? So, babalikan natin yon. Gagawa natin ng mas malinaw. So, sana tuloy-tuloy yung pagbabantay ng mga barangay o ng mga pulis. Kasi nagpuesto na sila ng mobile dun sa lugar. Kaya lang, hindi talaga nila ma-trace o hindi talaga nila makilala agad. Dahil paiba-iba sila ng diskarte. Yung mga bugo doon, minsan, nagsusuot sila ng pang-estudyante na damit. No? So ito, sana mapanood ko ng mga taga-barangay para makakuha sila ng idea para hindi sila matakasa, no? Kasi kawawa yung mga minoridad dito, eh. Alright, so minsan po nagsusuot sila ng mga disenteng damit para hindi sila mapagkamalan na nambubugaw. Wow naman! Wow! Wow! So yung iba kukunwa rin empleyado, iba naka-uniform pa dyan, magaganda ang suot, pero mga bugaw po yun. So bigyan ko na kayo ng tip. Dahil nung nakaraang gabi, hindi ko na lang sila inikutan, yung babae na nakausap ko na walang video, kumbaga doon sa conversation namin, yun yung bugaw, napansin ko doon, naka-formal attire siya, may dalang bag, so hindi ko talaga mapagkakamalan, no? And then walang mga naka-display na mga dalaga o mga babae doon sa lugar. Alright, so yun yung discarte nila. So guys, abangan nyo yung part 3. So mag-iisip ako ng paraan para maitago ko ng maayos yung ating camera para naman na mas malinaw na makuha na natin. So hindi man makita natin yung mukha kasi nga pwedeng bawal naman talaga yon, no? Yung makikita yung kanilang pagkakakilanlan. So at least may video tayo na kausap sila ng personal. Alright, so yun guys, katangan nyo na lang sa part 3. Ang lakas ng hangin, sana hindi ko magsaking na pagkakapal ng ulap na yan, no? Pag bumagsak yan, marami-rami ng tubig yan, malamang sobrang dilim doon. Ayan, puntang ito parting Santa Cruz, Los Baños, Laguna. Ayan. Alright, so ngayong umaga guys, dadaanan natin yung lugar kung saan naglipa na yung mga bugaw. So ngayon mas malinaw yung makikita itong lugar na to. Alright, so nandito na tayo, malapit sa area. Okay, kung mapapansin nyo guys, nakakayon na naman itong motor lang. Bakit siya tayo? Pakapusinay ng motor mo. So ito guys, itong lugar na to, ayan, so nakikita nyo, dito ako tumatambay, dito ako nagsiset up. Ayan, ayan, simula dyan hanggang dito. Ayan, dito tayo kumukuha ng spot para mapagplanuhan kung paano natin makukuha na ng video yung mga, ayan, yung mga nagbebenta. So dito simula dito, tumatambay na sila. Ayan,
matambay sila dyan. So dito, so yan yung bangko kung makikita nyo. Ayan. And then nung gabi, dito kami nagkausap. Dito ko natagpuan yung bugaw. Ayan, dito sa lugar. Dito mismo sa lugar na to. And then, tumambay ako dito sa may. Ayan, dito madalas silang tumatambay. Ayan. Kasi sa gabi, wala na tao dyan. So ayan, dito, pakita ko sa inyo ha, kung saan lugar ako nagtambay. Ayan, dito ako tumambay. Ayan, sa lugar na yan. So ito pala ay hardware. Ayan, dyan ako tumambay. Dyan kami nagkausap ng bugaw, yung walang video. Ayan, kasi yung nagtanong ako ng China Bank, alam ko naman dito yung China Bank sa lugar na to. Alright, yun yung lugar na tinatambayan nila. Umaabot yan hanggang dito sa lugar na to. Ayan, ayan. Nga lang ngayon may Jollibee na dito, so maliwanag na dyan sa gabi, kaya minsan hindi na sila nakakapag-alok dyan. So itong lugar na to ay El Binda, dito sa San Pedro. So wala naman tayong pakialam dun sa mga matatanda dyan na budaw or yung nagbebenta ng kanilang laman o ng aloy, nag-aalok ng aloy. Ang concern natin dito yung mga kabataan, yung mga edad na mayroon pagpagkasa na mabago yung kanila ang buhay. Kaya lang, kung patuloy na patuloy nilang ibebenta yung mga ganong bata, ganong edad, eh talagang tuluyang masisira yung kanilang buhay. No? Sabihin na natin na mahirap ang buhay, yun na lang yung kanilang alam na trabaho para kumain, kumayon sa ganong paraan, eh marami yung pwedeng maging epekto, hindi lang sa kanila, magkusay dun sa mga magiging client nila, magiging customer nila, no? Kasi magkakahawa-hawa sila ng sakit kung sakaling magkaroon ng sakit ng isa doon. So pwedeng kumalat yung sakit dahil ngayon ay napakarami na ng cases ng mayroong HIV dito sa Pilipinas, no? So isa yan sa mga dahilan bakit patuloy ng pagdami, pagloobo ng mga kaso ng HIV dito sa Pilipinas, no? So sana yung pamahalaang lungsod ng San Pedro, okay, LGU, tuloy-tuloy na yung inyong pagbabantay. Hindi lang bantay, dapat anuhin yun ninyo at asikasuhin nyo, kumbaga trabahuhin nyo talaga. So, kasi kahit nandiyan kayo, nakailaw yung mobile ninyo dyan sa may ating kalsada, so patuloy at malaya pa rin nakakakilos yung mga bugaw. Diba? So yun nga yung diskarte nila, nakapagka naalok nila, tapos kapag may customer, so diretso alis na. So talagang hindi nyo makikita kung paano ibenta yung mga kabataan. Alright, so sabihin na natin na major ni edad or hindi, at tamang edad, eh ang concern kasi natin dito yung pagkalat ng maaring epekto, yung mga sakit na makuha dulot itong pagbibenta ng mga aliw dito sa lugar na to. Okay, maging alerto palagi sa mga nangyayaring ganyan dahil matagal na po yung kalakaran na yan. Hindi lang po yan ngayon, pero matagal na talaga, no? Dahil matagal ko nang dumadaan dyan, kaya lang hindi naman natin pa kumbaga hindi pa ako gumagawa ng mga gantong video. Naisipan ko lang, no? Kasi napansin ko nung mga nakaraang gabi, eh ganun pa rin. So kaya nakaisip ako na kuha na sila ng video para naman na-alarma yung ating mga taga, yung ating LGU dito sa San Pedro. Alright, at yun nga mga boss, nandito na tayo sa tapat ng SM Santa Rosa. So medyo palapit na tayo ng palapit sa ating patutunguhan. Alright, konting kembot na lang. So kita nyo ba?
baka nakakapal yung ilap. Ayun, oh. Kapal ng ilap, mga boss.